Siupo muna ang lahat. Ang hambing sa atin ng ebanghelyo natin ngayon ay si Jose ay isang taong matuwid. At ano ba ang ginagawa ng isang taong matuwid? Kung titignan natin ang halimbawa po ni San Jose, ang isang taong matuwid ay unang-una ay may pananalig sa Diyos. Siya ay nagsusumikap na tupdin at sundin ang aral at utos ng Diyos. Yun ang gawain ng taong matuwid. Ang salita ng Diyos ang pinagninilayan. Ang salita ng Diyos ang siyang gabay. Ang salita ng Diyos ang siyang saligan. Yun ang unang katangian ng isang taong matuwid. Sa ating ebanghelyo narin nung sinabi ng anghel tungkol kay Maria na huwag siyang matakot na pakasalan si Maria, agad niya itong sinunod. Agad niya itong ginawa. Dahil alam niya na ang salitang yon ay galing sa Diyos. Ang taong matuwid ay may pananalig din sa Diyos. May tiwala sa Diyos. Na sa kabila ng kanyang problema, sa kabila ng kanyang mga sulir din sa buhay, kaya niyang ipasa Diyos. Kaya maganda pansinin, paano nagpakita ang anghel kay Jose? Samantalang nangyayari ang lahat ng ito, ang anghel ay nagpakita kay Jose sa isang panaginip. O pag nananaginip ka, ikaw ay nakatulog o natutulog. Hindi ba minsan pag masyado nating iniisip yung problema natin, hindi tayo makatulog? Isa nangyari na ba sa'yo na parang may problema ka o marami kang iniisip, hindi ka makatulog o mababaw ang tulog mo? Hindi ba ang taong nananaginip, ibig sabihin nun, malalim ang tulog niya? Si Jose sa kabila ng kanyang problema kinaharap, na yung kanyang babaeng pakakasalanan na tagpuan niya nagdadalang tao, at hindi niya naunawaan ng lahat ng ito, siya'y natulog dahil kaya niyang ipasa Diyos ang kanyang suliranin. Kaya niyang isuko sa Diyos ang kanyang dinadalampasanin. Naniniwala, nakikinig sa salita ng Diyos, nagtitiwala sa Diyos. Pero ang taong matuwid din ay iniisip ang kapahanan ng kapwa niya. Si Jose, nung natagpuan niya si Maria na nagdadalang tao, anong una niyang inisip? Ayaw niyang ipahaya si Maria. Kahit ganon yung nangyari para sa kanya, ang inisip niya yung kapakanan ni Maria, ayaw niyang ipahaya. Ayaw niyang gumawa ng masama laban kay Maria. Sa panahon ho ngayon, pag mayroong isang taong hindi gumawa sa'yo ng hindi mo gusto, anong natural na ginagawa mo? Gagantihan mo. Pag pinaringgan ka sa Facebook, pariringgan mo rin. Gusto, minsan ay pag may ginawa sa'yo hindi maganda, gusto mong gumanti at bumawi. Kaso nga lang yung bawi mo, mas matindi pa sa ginawa niya. Si Jose, hindi inisip ang lahat ng ito. Inisip niya ang kapakanan at kabutihan ni Maria. Kaya ang isang taong matuwid ay iniisip ang kapakanan ng kapwa niya. Hindi sarili niya lamang, kundi ang kapakanan ng taong minamahal niya. Ang kapistahan natin ngayon ay nag-iimbita rin sa atin na sundan si Jose sa kanyang pananampalataya, sa kanyang pagmamahal sa Diyos, pagtitiwala sa Diyos, at higit sa lahat, sa kanyang buong pusong pagmamahal sa taong mga nakapaligid sa kanya. Si Jose ho, sa Ebanghelyo, kung titignan natin, wala pong quotable quotes si Jose.
Hindi ho siya nagsalita sa mga ebanghelyo. Pero minsan ganun naman, di ba? Ang pagmamahal at ang totoong pagmamahal, hindi kailangan ng salita. Nakikita ito sa pagtrato sa bawat isa. Paano niya tinignan ng Diyos? Paano siya sumunod sa tawag ng Diyos sa kanya? Doon niya ipinakita ang pagmamahal niya sa Diyos. Paano siya nagmalasakit kay Maria at ninais niya ang kabutihan ni Maria? Doon niya sinalamin ang pagmamahal niya kay Maria. Ang pagmamahal hindi ho kailangan maingay. Ang pagmamahal hindi kailangan mapansin ng lahat. Pero sa konting pagpili at pagkonting gawa ng mabuti, doon tayo natututong magmahal. Si San Jose ay taong matuwid. At ang katuwiran niya ay ang sa pagmamahal niya sa Diyos at pagmamahal niya sa kapwa. Magandang imbitasyon sa atin ito ngayon bilang Kristiyano na tularan ng halimbawa ni San Jose. Pagiging matuwid, pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa natin. Amen.